Okay, mga brothers and mga safety advocate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning sa inyong lahat. Dito tayo munting kaalaman dito sa actual video natin sa loob ng isang site natin. So, yan, titingnan natin dito. Ito ay tinatawag na inlet area. So, ayan, susubaybayan natin at titingnan natin yung area. Okay? Titingnan natin. So, huwag kayong mawawala. Ayan, ito po ang area natin. So, may fire extinguisher. This is a this type of fire extinguisher. This is a UL listed. Kasi wala na po yung ano, yung tinatawag natin na ibang klase na fire extinguisher. So, ni-required ng Aramco UL listed. So, meron tayong fire alarm. Okay? So, notifier. Ayan, ito. For emergency use. So, yan. Nakita natin, may overhead crane doon. Actually, dito ay napakalalim ito. Napakalalim. Ayan po. Napakalalim. Oh. Ayan. Nalulula ako sa ano. Ayan. So, ayan po. Oh, nandito ang ating safety advocate na katrupa natin. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bro. So, napakalalim ng ano dito. Nalulula ako eh, no? So, hindi talaga ito pwede tambayan ng mga tao dito or crowded na ano kasi napakalalim yung area na yan. So, ito ay tinatawag natin na confined space area. So, agree ka ba doon bro? So, mayroon ka bang pwedeng i-share sa ano natin bro? Sa mga followers natin and mga subscriber natin, sa mga safety advocate natin or mga safety aspirant, may mga question or ano na pwede natin pagmunimunihan. Ayan nga bisa kuan nadaanan ko rito iba-iba ng mga PMP na dumaan mga Pilipino mga ibang lahi na PMP. Okay. So naka-encounter din ako sa ibang mga PMP na natuminsyon na lang. So ito ngayon ang lalim nito nung una sa ongoing pang construction around 16 meter in depth. So ngayon mga 12 meter na lang siguro. 12 meters. So, sa assessment nila, sa lawak na rito, yung ibang PMP, sabi, di daw nila anong tawag niya? Considered as confined space. Confined space. Mm-hmm. So, yun ang ikaw, bilang isang fan din sa safety professional, sa mga advisor. Okay. Kaya nga baka may mga kuwang ka rin magandang alam ko naman marami ka naman talaga magandang mga idea control rito kaya So for me no pag debatihan natin yung sinasabi ng iba na hindi siya ma-considered confined space kung ako sa akin kung saan ako lalagay I will agree for them that this is not a considered as a confined space dahil malawak ang area. Okay, malawak ang ano. So, we need to go always the definition of confined space. So, the definition of confined space, this is not intended for human occupancy. Now, my question is, pwede bang tumira dito ang tao? Pwede ba dito ang tao magstay ng 12 to 20, 20 hours? Diba? So, another definition of confined space is if this is more than 1.2 meters, so it is considered a confined space. So, that is a international definition, di ba? Ang confined space. So, for me, kung saan ako lalagay, dito ako sasabihin ko, this is considered as a confined space. Pag sinabi natin another definition, it is unlimited entry and exit. So, itong ano na to, matatawag natin limited entry. Mayroon siyang entry. Yan. Maliit na hagdanan. So, considered siya as a limited entry. Bakit? Pag may nagtrabaho dyan 10 or 20 katao, do you think silang lahat makasabay-sabay mag
ano dito makalabas, so magdala maybe dalawa or yes, dalawang tao pwede magsabay kasi magsikipan sila, malaglag sila diyan sa ano pag sabay-sabay sila. 'Di ba? So isa 'yan sa i-consider natin na factor na pwede mo ano. At the same time, kapag walang ventilation diyan, pag nandiyan ka sa baba na 'yan, hindi ka makapagtrabaho. Talagang papawisan ka diyan, 'di ba? So, pag i-check mo yung oxygen level dyan, I'm sure hindi yan 21%. So, ikaw, sa base sa experience mo, naka-check ka na ng oxygen level dyan pag nasa baba ka? Oo. Oh, so, without ventilation, mag-list ka siya sa SPEM standard. So, meaning to say, marami tayong isa lang-alang. Pwede natin kontrahin yung sinasabi ng mga ibang advisor o ibang mga consultant natin based on our actual observation. So gaya ng sinasabi mo, kahit ako, na-experience ko to when I was working in a upkick plant. So mayroon kaming tinatawag na ano yun, yung malalim din na ganito na area, yung inlet din. So sinicheck namin yung oxygen level niya. So nagli-list down talaga siya sa minsan 19.8 lang, ganun. So, meaning to say, kung maraming tao magtrabaho dyan, sa init ng katawan ng tao, plus yung ano pa eh, palagay natin, hindi pa yan operational. Yung mga tao pag nagtrabaho dyan, ang magdagdag sa init ng tao, parang lalong uminit sa loob, yung katawan ng tao, kasi umiinit yan. So, yung body temperature ng tao. So, the more na maraming tao dyan sa loob, the more silang lahat humihigop ng oxygen. Tandaan natin yan, humihigop sila ng oxygen. So ang oxygen level dyan ay umubos kasi nagdidepende lang tayo dito sa mga ano na to, open areas. Limited lang yung open areas natin. No? Hindi siya katulad sa pag nasa labas ka, yung nag-excavate ka, open na open, wala, kumbaga yung hangin ay dadaan. Pero kahit open yan, kapag lumalalim ka ng lumalalim, yung mga open area, hindi sa mga loob ng building, magkakaroon din siya ng oxygen deficiency. So for me, doon ako lalagay sa I will consider this one as a confined space. Because kung justification lang, tatalunin natin sila. Bakit? Define first the confined space. It has a limited entry or exit. This one, maliit ang pintuan. Limited entry. Diba? Hindi siya open space na masasabi natin hindi siya limit entry. So doon pa lang, panalo na tayo. So, doon ba sa explanation natin ay agree ka ba konti doon o doon tayo doon sa kanila? So, yun ang masasabi ko, bro. Sinabi ko eh. yun sa akin yun, ha? Sa akin lang yun. Kasi doon ako magdidepende sa definition ng confined space. Kasi which is every activities or every yung mga tinatawag natin, for example, working at height. So kailan natin maipatupad yung requirements. Kung na-reach niya or na above siya doon sa tinatawag na requirements, for example, working at heights, you should wear full body harness. If you are if the level of the platform is 1.8 meters. So we need to see, hindi natin masasabi na hindi pwede mag-wear ng body harness dahil yun ang sinasabi ng definition ng ano eh. So, sabihin ng iba, eh paano mo ilagay yung body harness? Eh, mataas yung ano. So, nasa atin na yun kung paano natin na yun. So, maglagay tayo ng anchor point na which is kung malaglag yung tao, mayroon pang safety factor mga 2 feet or 24 inches na ano. So, depende. Mas mahaba ang safety factor para hindi, pag nalaglag siya, hindi didiretso yung kunting ano ng paa niya na lalapag sa ground. So, parang ganun din. So, yan ang masasabi ko, bro, sa ano na to. So, sa, kumbaga, sa, hindi lang tayo mag-give sa sariling assessment natin. So, personal assessment. So, mayroon talaga tayong standard na sinisip. Oo, doon tayo sa standard. Kasi kung hindi natin sundin yun, ba't pa tayo gumawa ng procedures and programs sa safety, di ba? And then that is, hindi natin pwede baliin yun. That is,
international standard definition. Hindi yun dinidefine lang ng kanino man. So this is a defined, kumbaga ito ay binigyan ng explanation or definition doon sa mga safety expert, mga international safety expert. Sila yung nag ano yan at inagrehan yan, may committee yan. Bawat standard, international standard ay hindi isang tao lang ang nag-ano yan at hindi isang ano lang na ano yung approving body or yung mga committee, may iba't ibang ano yan, tinatawag natin na group of safety professional, mga safety consultant. So sila yung pinaka ano dyan. So now tayo na nasa nag-implement, so we need to follow the standard. So yan lang masasabi ko. So ito napakalalim yan, napaka ano yan. So yan, kaya nilagyan ng ano, nilagyan ng railings para hindi malaglag yung tao. That, kasi malalim na eh. Pag nalaglag yung tao dyan, siguradong hiwalay ang utak niya eh. Diba? So I hope masaya lang. Maganda yung question mo bro. Maganda yung ano. This is a ambush question ah. Salamat bro sa napakaganda mong inspirasyon. Thank you rin bro sa ano pag... Kahit matagal na rin tayo sa field na to. At least kailangan pa rin tayo so, ng additional. Shout out mo muna yung mga tropa natin dyan. Mga tropa. Okay, shout out sa mga tropa, mga ka-advocate sa safety dito sa Jisan. Parang kung isa-isahin ko pa, parang matagal na tayo eh. So, alam nyo na sa Jisan Project, sa Islamic Center, mga kasamahan natin, mga kapatiran sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaallah, mapulutan ninyo ng magandang aral o mga advice sa isa sa mga master natin. Maraming salamat bro. Diyos ka mula ko kaya. Masyaallah, thank you very much bro. Yan po ang area natin. So, once again po, ito po si Ibrahim Briones Antikina, ang inyong safety advocate. Ang aming purpose lamang dito ay munting kaalaman patungkol sa safety. It's better to prevent the hazard. Kailangan natin i-prevent yung hazard para hindi ito magre-resulta ng ano. So ito yung sinasabi natin, prevention is better than cure. So this is the, because if you have knowledge, you can predict the hazard, you can analyze how the hazard big it is or small it is, and what are the impact once this hazard or the risk come or happened. So yun ang sinasabi natin, you have knowledge, you have power. Okay, thank you very much. Now ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Safety Andian. Ito again ang inyong lingkod. Walang iba, ang inyong safety advocate. Masyaallah.